Magandang buhay mga eskola ng bayan. Narito na ang mga nangungunang balita. Ika-20 taong anibersaryo ng UP Mindanao, ipinagdiriwang. Iba't ibang talakayan, tampok sa CHSS Week. Mga ARKI students nagpaligsahan sa taunang dibuho. Boodle fight ng dugong antro, muling pinagsaluhan. At Baka Gives Back Goes Wet and Wild. Formal na binuksan ang isang buwang pagdiriwang na 20th anibersaryo ng Universidad ng Pilipinas Mindanao sa atrium noong Lunes. Ilan sa mga panauhing dumalo ay ang presidente ng universidad na si Alfredo Pascual. Nangunguna sa balita, Heaven at Boston. Kasalukuyan pong ginaganap ang opening program para sa mga high school students kasabay ng 20th anibersaryo ng UP Mindanao. Ipinapakita ng programang ito ang kung anuman ang maibibigay ng universidad sa mga mag-aaral. Para po sa ika-20th anniversary ng UP Mindanao, bagong-bago po ang student orgs fair. Magaganap po yan sa February 16 to 20 sa Kalimudan Student Center, kung saan magkakaroon ng kanya-kanyang booths ang bawat organization at magbebenta sila ng kanilang mga projects. Nag-sponsor na po yung Pepsi ng ating booths at saka ng tents and stage. So marami pong mangyayari dyan. Sa 16 to 20 din po, gabi-gabi meron tayong event sa Kalimudan Student Center organized by USC. Para naman po sa mga dapat abangan taon-taon, inaabangan natin ang Mistress of UP Mindanao sa Tatak UP Min, that's February 27. At abangan din natin ang marami pang activities ng iba't ibang organizations dito sa UP Mindanao. Para sa ika 20 na anniversary ng UP Min, ito nga, ang ating tema ngayon ay ika-20 sa Ulugon, UP Min Padayon. Yun po, magpatuloy tayo bilang isang buong UP Mindanao sa pagsulong ng iba't ibang kampanya, hindi lamang sa academic excellence, kundi pati sa nationalism. Ipagpatuloy natin ang reputasyon na ating nabuo sa loob ng 20 years at sigurado po na magiging abante tayo. Yun lang. Formal na irinaos ang ika-20 anibersaryo ng UP Mindanao noong Lunes na pinangunahan mismo ng UP President Alfredo Pascual. Nagsimula ang programa sa isang ribbon cutting ng isang exhibit na inihahayag ang kasaysayan at mga parangal ng UP Mindanao sa loob ng 20 taon. Isinagawa ang programa sa Administration Wing bandang alas 8:30 ng umaga na sinundan ng isang maikling palatuntunan ng UP Fiesta na dinaluhan ng mga mag-aaral mula sa Mintal Comprehensive High School. Ilang mga pagtatanghal ang inihandog ng mga miyembro ng Koro Kantahanay at UP Min Dance Ensemble bilang pagkilala at pagpapakita ng UP Mindanao sa kahalagahan ng agham at sining sa lipunan. Ito po si Heaven at Boston para sa UPFront, UP Balitaan, una kami dyan. Isinagawa ang isang linggong talakayan at mga diskusyon sa pagdiriwang ng College of Humanities and Social Sciences Week noong 2-6 ng Pebrero. Nangunguna sa balita, Maria Cainafitero. Sa temang ika-20 sa Ulugon, UP Min Padayon, nagkakaroon ng iba't ibang talks at workshop ang mga profesor at eksperto na nagbabagay dito. Kasabay ng ika-20 anibersaryo ng UP Mindanao, sumasang-ayon ito sa motto ng UP na honor and excellence sa iba't ibang bahagi ng impormasyon. Ilan sa mga naganap na lectures mula 2-8 ng Pebrero ay ang Reframing the Filmic Imagination of the Indigenous Belief System in the Philippine Horror Cinema ni Mr. J. Jomar Quintos at ang Flawed Revolutionaries ni Professor Maifel Paluga, Professor Andrea Ragrario, Mr. Pagusara at Miss Lu. Ipinapakita dito na may iba't ibang depiksyon ng bayani o heroes na sumasalamin sa pagtamasa ng kalayaan. Nagbigay din si Professor Nelfa Glova ng aral tungkol sa theorizing cultural approach to the study of lay risk perception and implications to communication.
As usual, every year we present a series of lectures so that the students can have an idea of what the faculty are busy with when it comes to research. So they get acquainted with the research projects of the Department of Humanities faculty. So this week for CHSS week, we have four lectures from the department and one lecture from the University of the Philippines, Diliman. So the first lecture was given by Professor Conchitina Cruz. It was on plagiarism and creative writing, Artful Dodgers, Plagiarism as a Poetic Practice. So basically she gave a lecture on how to avoid plagiarism and how to use plagiarism as something that is a uniquely imaginative and transformative way of producing creative work. Okay? So that was the lecture yesterday. On Monday. Yesterday was my lecture, The Role of Translation in Writing Philippine Fiction in English. So, and then today, Philippine Folklore and Horror Cinema. Well, Mr. Quintos gave that lecture just now. Tomorrow, Professor Quintero is going to give a lecture on the women in indigenous cultures in Mindanao. And on Friday, Professor Glova will give a lecture on communication research, communication theory. So all of these lectures, with the exemption of Professor Cruz, were all presented in conferences, international conferences and national conferences last year. So we all collected the conference presentations by our faculty and then requested one faculty from Diliman to give a talk, because you know plagiarism is a really, really relevant, always a relevant discussion for us here in UP Mindanao and in any institutions. So we are hoping that the students really attend this and get to have this venue to question, to probe, to listen and share with the faculty who are conducting research in various fields. Thank you. Nagpaligsahan ang 15 grupo ng mga mag-aaral mula sa BS Architecture sa pagdisenyo ng proposed CHSS complex para sa Dibuho Architectural Design Competition. Nangunguna sa balita, Kat Landig. Abalang-abala ang mga second year at third year archi students para sa taunang design competition ng kanilang kurso, ang Dibuho. So this is the Dibuho competition. It is participated by second year and third year students, BS Architecture. We have here today 14 teams. They are designing the proposed CHSS cultural complex. So the complex will house the laboratory for the visual anthro, for the com arts, as well as the architecture courses. They will also try to form a contemporary design for this building. And we are hoping na after this, the dean of the college should be able to pick one design so that it could form the design concept for this building. So we are so excited, and this building will be constructed hopefully next year because may budget na siya from the system. So yun lang po. This is Tinukib at Dibuho Design Competition, sorry. Abangan nyo po ang pagdeklara ng mga panalo dito sa Dibuho sa susunod na kompetisyon ng Architecture Department na pinamagatang Tinukib na magaganap ngayong Pebrero 16 to 17 sa Abriza Mall. Nagbabalita, Kat Landig, para sa UPFront na nagsasabing, UP Balitaan, una kami dyan. Nagsalo-salo muli ang mga estudyante sa Atrium para sa taunang Budal Fight ng Dugong Antro. Nangunguna sa balita, Paula Kim Feliciano. Nandito tayo ngayon sa UP Mindanao Atrium kung saan naman makikita natin na sabik na ang mga estudyante para sa inaasam-asam nating Budal Fight na pinungunahan naman ng mga miyembro ng Dugong Antro.
Parte ng pagdiriwang na ikadalawampung anibersaryo ng UP Mindanao, nagsalo-salo ang mga nakilahok na estudyante sa inihaing chicken curry, bihon at isaw sa dahon ng saging. Ito ay pinangunahan ng dalub-aral na may ugnayan, galing at organisadong ningas na ginagabayan ng antropolohiya o mas kilalang dugong antro na course-based org ng BA Anthropology. Ayan, nandito po tayo ngayon kasama natin si Alin Camille, ang Vice Chancellor ng Dugong Antro. So, Alin, kailan nga ba nagsimula ang ganitong tradisyon nyo, yung pag-budal fight, ganyan? Just last year, kasi part ito siya ng CHSS Week last year. Last year, meron yung film viewing, then after nyan, yun yung parang budal fight. Pero this year, walang film viewing, so diretso na lang budal fight. So, ano nga ba ang pinakalayunin ng ganitong okasyon? Well, basically, in unity lang ito sa celebration ng CHSS Week. Ito yung contribution ng Dugong Antro sa celebration ng Long Linggo. But also, get together ito ng mga CHSS students sa makikita natin ang population na kumakain dyan sa bae, baa, baka, tsaka harita. Yan, maraming salamat po. Maraming salamat, Alin Camille, ng Dugong Antro. Feliciano, nagbabalita para sa UPFront, UP Balitaan, Funa kami dyan. Kung last year Baka goes boo, this year Baka gives back? Alamin natin kung bakit. Nangunguna sa balita, Charity May Grecia. Nandito po tayo ngayon sa May Oblation Plaza upang saksihan ang BA Communication Arts Spectrum Hashtag Baka Gives Back. Ang Baka Night ay isa sa mga pinaka-inaabangang taunang event, di lamang ng mga Com Arts students, ngunit pati na rin ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang kurso ng universidad. Sa pamamagitan ng Baka Night ay taong-taunang na ipapakita ng mga Com Arts students ang kani-kanilang mga talento at mga kakayahan. Try to give back to the community of Mental kasi yung process ito mapupunta sa mga children ng isang daycares within Mental. And of course yung yung title namin ng event is hashtag Baka Gives Back, and so dahil doon kay dahil siguro doon na reason is marami kaming nakuhang funds for this home party, and we just want everyone to have fun. The concept came, yung Spectrum na name, is it came from the group deciding na lights yung magiging lights related yung magiging title. That's why Spectrum, because it's a band of lights or a band of colors. Kaya hashtag Baka Gives Back, it's because we want to give back at the same time and to have fun, kaya party na makakatulong ka. Nagugulat para sa UPFront, UP Balitaan, Puna kami dyan. 4 days na lang Valentine's na, may date na ba kayo? Hindi ko pa alam eh, namimilip ako. Namimilip? Of course. At yan ang mga nakalap na balita sa unang linggo ng pagdiriwang na 20th anibersaryo ng UP Mindanao. Muli, ito po si Gian Paglinawan. Ito po si Lian Horda, at ito po si Mary Campanya na nagsasabing, wala kaming pinapalampas, wala kaming inuurungan. Dahil lagi kaming nangunguna.
UP Front, UP Balitaan, una kami dyan.